For today's video, gagawa ako ng napakadaling caramel sugar para sa ating milk tea. Sobrang dali lang ito guys gawin. So, yung exact measurement lang po, ilalagay ko na lang po sa description box at yung mga ingredients po niya. Meron po tayong 2 ingredients lang po, ang ating asukal at ang ating tubig. Meron po tayong 2 cups na tubig, 3 cups na brown sugar, at isang 1 cup brown sugar. Mamaya po makikita nyo kung para saan yan. So, start na po tayo sa paggawa ng caramel sugar. Okay. So, first guys, mag-ready lang tayo ng isang kawaling maliit or kahit anong meron kayo dyan. Turn on lang po natin yung ating apoy. Pinakamahinang apoy gaya nito. Then, ilalagay lang po natin ang ating 3 cups na brown sugar. So, sa pagluluti nito guys, dapat pasensyoso ka. Antay nyo lang siyang mag-melt na huwag nyo hahaluin. Antay nyo lang siyang kusa mag-caramelize. Antayin po natin mag-caramelize 20 minutes or hanggang mag-caramelize na lahat siya. So, antay lang po tayo. Hindi nyo na po siya kailangan takipan guys. Kasi kailangan check nyo siya from time to time para hindi siya masunog. So, pag may nakikita na kayo nag-melt sa ilalim, medyo iganyang-ganyan lang siya. Wag na wag nyo siyang haluin ng inyong sandok. Ganyang-ganyan nyo lang siya para umantay siya. Para hindi siya masunog. Madali lang to guys. Promise. Ayun na. Pag nag-caramelize na siya, iikot-ikot nyo lang siya guys. Hanggang pumantay. Ikot-ikot nyo lang siyang ganyan. Magka-caramelize din yan lahat. Ayan, malapit na siya guys. Wow! Mamaya yung 1 cup na sugar, na brown sugar, explain ko kung para saan yun. Makikita niyo yun mamaya. Ayan, malapit na siya. Konti na lang. Konti na lang. Antay nyo lang hanggang mag-caramelize lahat. Ang wala na kayong makikitang masukal. Basta gawin nyo lang siya, time to time kasi iwasan natin masunog. Siya guys, normal lang muusok-usok. Pero pag naamay yung may sunog na talaga, epic fail na ang inyong gawa. Ayan na siya, malapit na siya guys. Kita niya, malapit na siya. Ganyan ninyo lang, huwag na huwag nyo haluin guys kung ayaw nyo maging asukal ng banana yung inyong caramel sugar. Wow, look at that guys. Ganyan-ganyan na lang siya. Ikot-ikot niya lang siyang ganyan. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Then balik. So, pag nakikita niyo malapit na siya, guys, punta na tayo sa kabila. Kabilang kala naman, guys, magpakulo po tayo ng tubig na 2 cups yung kanina. Mahinang apoy lang, guys, ulit. Then, add natin yung 1 cup brown sugar. Oops, sorry. So, antay natin to guys, kumulo for about 5 minutes. Then, after 5 minutes, papatay na natin ang ating kalan. So, habang inaantay natin siyang kumulo, balikan na natin ang ating caramel sugar. Baka matutong na siya. So, ayan na siya guys. Malapit na talaga siyang maluto. Ang bango-bango niya. At that guys, ang ganda. Ah. So, balik tayo dito sa ating pinapakulo. So, ayan guys, kumukulo na siya. Pwede na natin patay na. Then, boostan po natin siya sa ating caramel sugar. Yan. So, ayan na siya, guys. So, ayan. This time, pwede na natin siyang halu-haluin. Hanggang lumapot siya, guys. Hanggang makuha natin yung consistency na gusto natin. So, antayin lang natin siya. Ginawa ko yung procedure na yun. Sineperate yung pagpapakulo ng tubig kasi para kahit lumamig po siya, hindi siya titigas basta-basta. Stable pa rin yung pagka-caramel niya. Try lang po tayo for about 10 minutes, pero dapat i-check nyo pa rin siya time to time. So, ayan. Hanggang maglapot-lapot lang siya, guys. Yan, nakikita nyo guys, malapot na siya. For about 10 minutes. Yan. Sa may
sure, sobrang hinang apoy, pinakamahinang apoy niya. Okay, okay? Lapot pa siya. Masalapot pa siya pag lumamig na siya. So, antayin lang natin ito lumamig, guys. Then, babalikan ko po kayo. So, yun na nga, guys. Lumamig na siya. Pinalamig ko siya ng 1 hour. So, tingnan nyo, guys. Kahit malamig na siya, wow. Napakalambot niya, guys. Oh. Wow. Sobrang lamig na niya, guys. Perfect na perfect na para sa ating milk tea. Look at that. Ito na nga ang finished product ng aking brown caramel sugar. Yan. So, tatransfer lang po natin siya dito or kahit anong bottle na meron kayo. Ito ang aking prepare. Kung ano po meron kayo dyan, mas okay. Mas okay may ganito. Yan. So, ayun guys, kuha lang kayo ng malinis na imbudo. Nalagay nyo siya dyan. Or kahit anong meron kayo. Then, sasali na natin siya. Oops. So, ito na guys ang aking nagawang caramel brown sugar. Tadaan! Meron na kayong instant brown sugar. Madali lang siya guys gawin. So, tatry naman natin to sa ating milk tea. Ngayon. Try natin sa natin ang paket. Try natin siya. Try nyo lang kung ang ganong gusto nyo. Kahit malamig na siya guys, sobrang... Sobrang ano niya pa rin. Sobrang lambot niya pa rin. Hindi siya tumitiga. Kasamang procedure lang siya. Kung saan siyang bababa. Ang inyong. Yan. Tiger sugar. Nasa inyo po yung kung anong gusto niyang design. Gusto niyang rainbow. Or clouds. Yan. Charot. Yan. May sikap. Nasa inyo po yun. Yan. Ganda niya guys. Wow! Sarapin natin siya ng pearl. Then, pinipair akong winter melon. So, ito na guys ang aking pinipair na winter melon. Set aside lang natin sa go. So, ito siya guys. Ang aking kanina pinandang winter melon. So, tatry natin kung ma-wash out siya or hindi. So, tatry natin siya guys. Dahan-dahan. Look at that. Hindi basta-basta siya nalulusaw guys. Ating caramel sugar. Ganda. Yan, tapos na ating caramel brown sugar, guys. So, ayan, guys. Tapos na po ang aking caramel sugar. Kung gusto nyo makaano ng ganito, hindi siya basta-basta nalulusaw. Sundin nyo lang po ang tamang procedure na aking ginawa kanina. That's all for today, guys. Tapos na po ang aking caramel sugar. So, kung gusto nyo pong more tips sa aking recipe or kung gusto nyo more tips about milk tea, please subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod pang video. Salamat po guys. Thank you. Bye-bye.